Welcome everyone. Dito ako sa highway kasi nabukan ko yung kuhanin yung pera sa aking sa vlog. So, ang problema ko kasi yung saglit na ako, uwi ako kagad.
Limit sad na. Kini sige. So, ayun na nga guys, tapos na yung first batch ko, which is yung mga puti, damit. And then, ihahanger ko kasi yan. So, yung mga hanger is maalikabok naman, kaya binrushan ko muna, nilinis ko muna kasi para hindi masya madumihan. Kasi diba kapag, ano tawag dun, kapag malikabok yung hanger mo or malikabok yung sinampayan mo, tapos lang na pagputi yung isasampay mo, useless lang yung effort mo sa paglalaba. Kasi, wala, di mo naman nilinis. Kaya para makasigurado ako na hindi madudumihan yung puti, ano, nilinis ko muna yung mga hanger. Kasi nakatambak lang yan kasi dun sa eco bag namin. Tapos, naalikabukan siya. Kaya, binabrushan ko muna para makasigurado. So, ayun na nga, pagkatapos kong maglinis na hanger is, isasampay ko na yung first batch ko, yung mga puti. Ihangay ko na lang kasi siya kasi pag ano, pag isampay ko lang siya ng pag isasampay ko lang siya ng walang hanger-hanger is madudumihan siya or tawag dun mararan yung tela niya. And then, isa din sa tinuro sa akin ni mama is pag ano daw, pag wala is kasi nabubulol ako. So, yun guys, isa sa tinuro sa akin ni mama, wala kasi kaming plan siya. So, ayun, pag hindi mo siya ipa-plancha, dapat yung mga damit, lalo na yung mga panlakad na mga damit, dapat hindi mo siya pipigain ng sobrang piga talaga. Dapat light lang yung pagkapiga mo, yung sakto lang na mawawala yung onting tubig niya. Kaya, ginanyan ko na lang para di siya malukot. At yun nga, tapos na yung second batch ko, at ano yan, mga panlakad na pants, yung pang-school, mga slacks, gano'n, yung mga palda, mga skirts, yan. Yan yung pangalawang batch ko. Tapos na kasi siya pagkatapos ko mag-hanger, kinuha ko na kasi saktong natapos yung pag-ikot niya. Yeah. So, yun ang, ano ba ba? And then, yan, pinipigaan ko na siya. Ako yung nagbabanlaw para matapos. Ako kasi yung nagbabanlaw at naghahanger sa mga panlakad. Yan, hinahanger ko na siya para masikaso ko naman yung pang third batch ko. At finally, tapos na yung pang third batch ko. Yan yung mga damit naman. Kanina, yung pangalawang batch is mga panlakad yun at pang school na mga pants, slacks, ganun. Tapos, yan, mga damit naman na mga panlakad. Kasi, yan yung pang-third batch ko. Wala lang, gusto ko lang. Kasi yung iba dyan, sagol kasi yan, may mga bago kasing damit dyan. Shoutout nga pala kay Ate Beth na binigyan kami ng mga damit. Actually, nung Linggo, andun kami sa kanila kasi pinapunta niya kami. Kami nila dyan na yung mga kasama. Madami kami, mga youth. Doon, pinapunta niya kami doon sa kanila kasi pinagpili niya kami ng mga damit. So, ayun, namili naman ako for the go ang person. yan yung mga napili ko. Kaya nilaban ko muna siya bago sa uten. And yun na nga, guys. Alam ko, nagtataka kayo bakit kinakabuko yung tubig sa ano sa washing machine. Pwede naman yan i-drain. Actually, kasi yung drain namin is nagsira na siya. Hindi ko alam bakit. Pati yung pang air dryer niya, ganun, tawag doon, nasira na siya, hindi na siya gumagana, hindi na siya yung umiikot, tapos di na din niya maglalabas ng tubig, yan. Kaya kinakabuko na lang siya para, ano, para mapalitan ko yung tubig niya para sa pang-apat na batch ko. Nilalagay ko siya sa kana, sa ano, natawag yun, sa planggana para yung tubig na yan is ilagay ko sa CR, ipanlinis ko CR. Kasi sayang naman yung tubig, diba? Malinis pa din naman yan. And, ayan na nga.
Nagtutulong-tulong kami ni Dudong. Pinatulong ko na siya. Pang last na yan. Na batch namin sa labahin. Pang last na yan. Pinatulong ko siya. Sa pagbabanlaw pati sa paghahanger. Sa pagsasampay. Para naman, ano. Para kasi nag-iba na yung pakiramdam ko. Parang sinisipon po kasi ako, guys. Kaya gabi lang nagsimula. I don't know bakit. So, kaya pinatulong ko na siya kasi madami pa akong gagawin. Actually, natapos kami sa paglalaba. Nagsimula kami 7:30 ata, mga ganon. Tapos, natapos kami mga 11 kapen. So, andyan si Tio Marcos kasi sabi niya makikigib daw siya ng tubig. So, pinaigib naman namin. Gamitin daw kasi niya. Hindi ko alam kung para saan. So, ay, ako, Diyos mio, yun nga, mga sis, mga ma'am, mga sir, hindi ko natapos, nakalimutan ko yung uniform ko, buti nga naalala ko. So, ayun, pinakalas ko siyang nalabahan, as in, nilabahan ko siya ng super, 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 super fast. So, binalawan ko lang siya ng isang beses para, ano, kasi malinis naman yan, di naman yan madumi, ano lang yan, pawis lang talaga ang meron dyan. Kaya, ano, minamano-mano ko lang yan. Tsaka, hindi ko din masyado siyang kinukusot-kusot kasi baka magusot. And, wala kami plancha pang plancha niyan. Si mama, nag-plancha yan ni mama nung bago siya umalis papunta sa Cebu. Tapos, nahiram lang kami ng plancha noon. Tapos, yun na nga, sabi ni mama para hindi siya magusot, is, dapat hindi ko siya masyadong ano, kusot-kusotin. Kaya, yan, binash-brush-brush ko lang siya. Super, super light. Tapos, isang beses ko lang din siya binanlawan. Tapos, hinangay ko na pagkatapos. Noon. So, yun na nga, guys. That's all for today's video. And, thank you so much din po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. And, sa walang sawang panonood sa mga videos namin. And, yun lang. And, ano, don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. And may God bless us all. Thank you.